Isa naman po magandang araw sa ating mga viewers. Andito naman po tayo sa panibagong episode ng ating channel upang silipin po ang residential farmland dito po sa bayan po ng Balungaw, Pangasinan. So, ang ibibenta po natin ngayon is along Barangay Road na mayroong frontage na 180 meters. More or less, so napakalaba po niya, no? Imagine nyo, limang poste po yan. Ay, apat na poste po yan ang ganun. So, ang isa po ng property is actually yung poste na yan. Bumilang tayo ng poste, hindi ko na po ikutan nyo kasi ipapakita ko po sa inyo itong harapan na to. At saka po yung nasa gawin ng likod. So, napasilog ko po sa inyo. Ang layo po natin sa main highway is nasa 2 kilometers away lang po. Tapos ang layo po natin sa Manila is 2 to 3 hours drive. Sa tipis naman po is nasa 20 minutes drive lamang po. So napakalapit po ng property, napaka-accessible. At the same time, napakaluwang ng frontage. So sa mga naghahanap ng maluluwang frontage, baka po ito ay makonsider nyo. Binibenta po raw ito ng 150 per square meter, negotiable upon meetup daw po yan, no? So, yung price po na binibitaw sa amin is bitaw nung kasama namin na nag-tripping dito sa area ng Balungaw. So, ito po ay ano, umaani raw ng 300 to 350 kaban. Para irrigated ba? Deep well daw po ito. Umaani ng 350 kaban per cropping. So actually marami po mong kakatabing binibenta rito. Expandables daw po ito hanggang dun sa likod. Pero po itong part na to, 4 hectares na po, is talagang nakadirect sila sa seller. So yung mahabang frontage, itong harapan. So kung choice nyo po kung ito ang inyong nais na bilhin, maganda po ito. Nakita nyo naman po, may power line na, may internet sa lugar. May mga kapitbahay na rin doon. Tapos tanaw niya yung Caravaggio Mountains. So ayan, nasa silip nyo na po. Hanggang doon po yan sa ano, sa mga gemilina na yan. May mga gemilina po ito rin sa likod eh, mga part na yan. Tapos ito may mangga naman. May tatlong pirasong mangga. Tapos yan, alimutan. Anong puno to, pre? Kulibangbang. Yan, dalawang puno ng kalibang mga sarpan. Oo. So ayan, at least nakita nyo po, mahaba po ang process ito, hanggang doon po rin sa may bakod doon. Try ko po, hanggang doon sa may bakod doon na yun, pre, no? Hanggang doon sa may bakod na yun. Ayun, so narinig nyo po, 180 meters ang frontage. So, hanggang doon po sa poste na yun, 1, 2, 3, 4. So, oo nga po, more or less 200 ang frontage po nito. Pwede po ito sa ano, sa mga nag-housing, kung talagang gusto nyo mag subdivide ng lote, pwede po sa inyo ito. Kaya sa mga nagbabalang mag-sementeryo. Ayan. So, since ito po ay may kapitbahay na rin ng mga sementeryo na malapit. So, ibig sabihin, kung gusto nyo sementeryo ang business, pwede rin po ito. Gawin nyo lang private cemetery para nang sa ganun, medyo mataas-taas ang value ng lupa. So, ayan. Ideal for cemetery ito sa totoo lang. Pero ito po ay pwede rin residential farmland. So may kalsada po dyan, magkabila, may kalsada rin po rito. So marami pong access dito po sa papunta ng property mismo. So ayan, alam nyo naman na po kung paano kumita sa rice field na asahod ulan, na ikwento ko naman na po dati. So ito po yung ma-harvest ng 350 annually. So ibig sabihin po, isang taon, 350 kabans ang inaani niya. Tapos pwede nyo rin naman gawing pastulan ng baka tulad dyan mga yan, puro baka yan. Nasa inyo po lagi ang ano, ikapaparatag ng loob nyo kung ano ang maganda rin sa property niya. Pero dito po, overlooking po yung kalsada. Ayan, no? So, ayan. Kung gusto niyo po makakita ng ito klaseng listing sa mga susunod na panahon, sana po huwag niyo kalimutang mag-subscribe, i-hit yung notification bell para po lagi po kayong updated sa aming mga listing. Yun lamang po, till my next vlog. Hope to see you soon. Paalam!
long as it's with you.